Guys, I'm confused is back. It's been a while since I've been on YouTube. I think my first and last YouTube appearance, ay artista, is on when? Let's watch. February since I last created a tick. Madam? Part pa lang ng YouTube ni Madam Confused na. So it was February 27 since I last posted my YouTube. And anong petsa na? June. Apat na buwan? Oh my God. Anyways, a lot has happened the past 4 months. You know, na umuwi kami sa Pilipinas. Maraming nangyari. And siguro, itatry ko guys. Itatry kong gumawa ng YouTube about our trip to the Philippines. It was fun. It was emotional. Maraming nangyari. And also, basta madami. Anyways, kaya ako nandito kasi wala lang. Gusto ko lang magpag-chismisa ng mas mahaba. Today, I wanted to share to you guys yung journey namin to move to Australia. Yay! I've discussed this or I've shared this on my TikTok many months ago. We moved here in 2017, February 2017. So, 2017, 18, 19, 20, 21, 22. So, 5 years na kami dito sa Australia. And I've also shared, nakapunta kami dito kasi napakaswerte ni Pakundo dahil siya ay na-offera ng kanyang company na lumipat dito through a working visa, o, diba? But as a backstory, the reason why nakalipat kami dito kasi na-obsessed talaga ako. I-admit ko na, kasalanan ko talaga yan kung kami nag-move dito. Kasi nung 2016, nagpunta kami sa Australia for the first time as tourist visa. Kasi meron kaming kaibigang kinasal na taga dito. During that time, wala talaga kaming idea ni Pakundo kung ano ba ang Australia. Kasi for the past 18 years na magkasama kami, yes guys, Pakundo or Paolo, we have been together since 2004. 2004 pa lang, jowa ko na yan si Pakundo, first year college. Anyway, so nung kinasal kami, one of the plans talaga is to move to another country. And during that time, America or Canada, yung alam namin na gusto naming puntahan. However, meron kaming kaibigan na nasa Australia na, and they were saying to us, bakit kayo mag-US? Why don't you try Australia? Good thing, in 2016, nag-fly kami for the very first time, and oh my God, na-obsessed talaga ako sa ganda ng Australia. Tapos na-amaze talaga kami sa train, sa bus, yung bus, magag, may bus stop, tapos yung bus bumababa kapag nasakay ko yung stroller ni Leon, tapos may train, may mga app na train, ang tawag doon, at view, tapos generally, on time talaga yung train. So, ang liit na bagay, pero yung transportation system, amazed talaga. So, napansin din namin yung traffic, hindi ganun kasama, kapunta ka from one place to another, na hindi naman ganun katagal, sa Sydney, kasi yung kaibigan namin, pinasyal-pasyal kami, so, na-impress talaga ako, and also, our friends telling us na maganda yung work-life balance sa Australia na, pag sinabing 5 o'clock, tapos ka na. 5 o'clock, tapos ka na sa trabaho. Kasi kailangan mo nang umuwi para alagaan yung anak mo na nasa daycare. So, susunduin mo siya, alagaan mo. So, we had this idea na baka pag nagpunta kami sa Australia, maging mas bonded kami as a family. And also, yung income namin tumaas kasi we're supporting not just our own family, but also magkaroon din kami ng enough income or more income to support yung pareho naming pamilya ni Pakundo. We felt na pag nagpunta kami sa Australia, makasupport kami ng malaki sa Pilipinas. And at the same time, masupport namin yung sarili naming pamilya. So, na-obsess ako sa thought na pwede kami makalipat sa Australia. So, ayun, pinilit ko si Pakundo. Pinilit ko siya. Pinilit ko siya makamove dito kasi I work in sales and Pakundo works in the IT. IT engineer, accountant, chef, tsaka yung mga skilled workers sa mga mining, ganyan, sila yung may opportunity na makapunta sa Australia. Also yung mga nurse, ganyan, mga matataas yung opportunity compared sa akin na isang hamak na taga-benta. Buti na lang talaga si Pakundo ay nagpapilit sa akin, o, diba? And swerte nga namin kasi his company offered to support him and move him to Australia. And swerte rin naman ay nadamay kami. So, kami ni Leon ay palamuti lamang. Ang ginawa lang naman ay moral support. Char, like motivation, motivational coach, ganyan. Yan ang role ko sa buhay ni Pakundo. So, fast forward, 2017, nakamove na kami sa Australia.
Napakaswerte talaga ng pathway namin kasi working visa siya. During that time, it was a 457 visa. Kung ano yung benefit ng visa niya, benefits ka din. So, ang tawag doon, temporary resident. Pwede rin ako makahanap ng trabaho. Pero, makakahanap lang ako ng trabaho sa mga companies na tumatanggap ng naka 457 na visa. So, medyo mahirap yun. Medyo challenging yung naka temporary visa ka kasi some companies prefer permanent residents. So, pag naka-working visa ka or considered ka as temporary resident, wala kang government benefits. So, wala kang Medicare, wala ka rin yung pati yung gamot mo, full price. Magbabay ka ng full price. Pag naka-Medicare ka kasi subsidized or free yung bayad mo. It's not technically free kasi tax ka, laki ng tax dito. Pero at least, di ba, kahit malaki yung tax mo, meron kang beneficial. Tapos yung gamot mo, subsidized. Pag residente ka. Pero pag hindi, full price. Pag may daycare, kalahati, sinasagot ng government, more than 50%. Depende sa income mo. It could be 80%, it could be 0%, depending kung bonggang-bongga ang kita mo. But if you're a temporary resident, you have to pay for everything. Tapos ang alam ko rin, pagpapasok mo yung anak mo sa public school, magbabayad ka din kasi temporary resident ka. But correct me if I'm wrong. It's very difficult at first, but we decided kasi na mag-stay at home muna ako. Wala ko, kaya ko. So for the first 6 months, it was only Paolo or Pakundo who's working for the family. But after 6 months, medyo humingi na siya ng tulong kasi nahirapan na siya. Kasi he's supporting not one, not two, but three families. With his single income. Family namin, family niya, and yung family ko. 6 months, nag-work na rin ako. Was considered as an entry level kahit na meron akong years of experience sa Philippines dahil first time ko magtatrabaho sa Australia, entry level ako. So medyo mababa yung sahod ko. And technically, nagtrabaho talaga ako para bayaran ng daycare ni Leon. I took that risk na mag-work kahit mababa yung sweldo kasi after I gained my footing, after I gained experiences in a corporate job in Australia, I can use that as a leverage para paglipat ko ng ibang trabaho, makakataas, makakahingi ka ng taas ng sahod. Nashock talaga kami sa mahal ng renta, diba? Nag-range siya ng $150 hanggang $1,000 a week. Yes, a week, not a month. And kung yung bayad mo sa renta, it will depend kung anong klase yung nirentahan mo at gano'n siya kalayo sa city or sa train or sa school. Kasi mas malapit sa city, mas malapit sa school, mas malapit sa public transportation. Mas mahal, mas malaki yung bahay, mas bago, mas mahal. Pag gusto mong makatipid, yung iba nag-room sharing, ang kwarto lang yung nirerentahan, yun yung mga nasa $100-$150 a week. Or studio, isang studio lang. Habang lumalaki yung gusto mong apartment, nagmamahal siya. We decided to rent a one-bedroom apartment na medyo bago-bago instead of getting a two-bedroom apartment na luma. And also during that time, pag magre-renta ka kasi, the real estate agents will look for your rental history. So kung meron ka bang history ng mga pagbabayad, income statement. Naswertehan naman namin kasi meron kaming friend na may friend na merong apartment na pinaparentahan. So, dumirekta na lang kami. Direct kami to the landlord. So, mas nadalian kami sa process ng paghahanap ng rental property. And during that time, our rent was $420 a week. O, diba? And sa may Rose Hill siya, Paramata area. Bahag doon kami nag-rent kasi doon malapit nakatira yung friend namin na tumulong sa amin. O, diba? So, after 6 months, nung na-figure out na namin yung expenses, doon ako nag-start maghanap ng work. Kasi kahit anong math na ang gawin namin, di talaga namin kaya na mag-isa lang siya. And also, nung nagka-work na ako, gumanda na yung finance. Dami, naging PR kami. Tapos nagpalit ako ng job. Doon kami nagkaroon ng magandang ipon. Tapos nakabili kami ng bahay. Ito yung bahay namin. So, ibang kwento rin yan. Nahaba, di ba? Maiyak ako. Pag nababalik ako yung kwento namin, kung paano kami nag-struggle talaga dito sa Australia. Tapos, pag nakikita naman yung bahay, ang ganda lang sa pakiramdam. Naiyak ako, guys. Kasi never kong naisip talaga na magkakaganito at magkakaroon kami ng ganitong buhay. Pero dahil nga nagtiyaga, tapos alam mo lagi kong iniisip, I think one of the reasons why we're blessed is because the reason why we moved here is not just because of our own personal gain. It's also because we wanted to help our families in the Philippines. And because we are continually doing that,
the Lord is just blessing us with more. Oh my God, naiyak. Oh, diba yun yung journey ko? So siguro, pag nagkwento ako sa inyo, diba, yung bahay, kung kwento, yung paano namin, paano kami, naging quote and unquote, kahit pa paano stable. Hindi pa rin kami stable up to now. Buwan na buwan kami sa utang. Diba, $750,000 more and counting ang utang namin. Pero, yun, basta, daming kwento. Anyways, if you are planning to move here, I really believe that it's worth it. It is my recent TikTok na why the reasons why I think it's worth the risk to move here. I really believe na kung hindi kami nag-move dito, we won't be able to provide and give Leon this life that we are living. Makita ko ba kung paano kami naging PR? Ayan, kasi chismis ng chismis. Anyway, naging PR kami, it is because the same company that offered Paolo to come in here on a working visa offered to help him to become permanent resident. Oh, di ba? Napakaswerte talaga ni Pakundo. Ibig sabihin, masipag siyang magtrabaho. So, good job. Magtrabaho lang siya na magtrabaho, di ba? Ako, daldal ako ng daldal dito. Yun lang, guys. I hope I made sense. And I'm so sorry if I got too emotional. But, and I hope you are not confused. Bye!